nung time na yun, ano, kids kami, di ba? Parang kids in a candy store, di ba? Parang biglang pwede lahat eh, biglang lahat ng gawin mo, ginto eh. Halika, tikman ang langit. During that time, ang uso nun, mga pop na mga solo artist, katulad siguro ng mga una namin sinainip na artist, mga sila Ariel Rivera, Martin Rivera, Augie Alcasi, tapos you know, yung mga songs nila, they're all about love, na declarations of love, na hindi naman tangible para sa'yo, di ba? Kasi parang halos poem sila. And then along comes yung Eraserheads and with their songs ng may mga mura. Which is how we talk in, you know, in real life. Yun, basta, yun, tugtog lang kami ng tugtog sa Dread. Mamaya, si Ellie nagtrabaho na ng BMG. Actually, he applied as a copywriter. Then he was gradually promoted sa pagiging label manager. So during that time, meron siyang pasundot-sundot na magsasubmit ng, ano, ng mga compositions. Unang pinarinig nila sa akin, pare ko, di ba? And panahon na yun, parang kung maglalagay ka ng mura sa kanta, hindi ginagawa yun eh. Hindi dapat. Sila lang yung parang una kong naringgan na merong ganun tapang. When I first heard that song, it sounded like pwede mong kantahin gitara, nasa kanto ka, nakikipag-inuman ka eh. Yung ginawa ng E-Heads is very kali, very raw. And although I didn't want to admit it at the time, it was also very real. Hindi madali yung pag-decide namin sa pagkuha dun sa Eraserheads. Kasi ibang-iba yung tunog nila. Parang ang hirap ipilit sa market na sobrang glaring na ang gusto nila yung mga kung ano yung narinig nila sa radyo na mga pop sounding music. On second thought naman, parang sa sobrang ganda ng material, baka kagatin. Really weird to see the Punkerito slam dancing to their stuff. I was kind of like, whoa, dude, you know? But then those guys would slam for anything, eh? Nung nilabas namin yung Ultra Electromagnetic Pop, 5 times platinum yung benta nung first album na yun. During that time, ang platinum nun is mga 40,000 copies pa. Lahat kami nagulat na umabot ng 5 times platinum yung first album na yun. At the beginning na, we didn't think the album was going to do well, eh? I was just hoping the album would make it. They get to go around and then, you know, open some doors. Pero I never expected na ganun talaga ma-following nila. That would have been that massive. I never expected it. Never. Nabuhayan kami ng pag-asa. Parang may audience ka pala eh. Meron palang tao makikinig sa'yo. Pwede ka pa rin palang gumawa ng kanta. Pwede ka pa rin tumugtog. The Christmas party before, kung saan yung mga high school bands, dinadala yung mga amps nila tsaka drums at nag-gig sa mga classroom. Ang tinutugtog nun usually, mga Metallica, mga Megadeth, mga GNR. Tapos nagkaroon nung time na yun na yung Christmas party na bawat classroom. Lahat ng mga bands ang tinutugtog, mga kanta na ng Heads. First time ang isang banda that made it in the pop circuit was able to influence the student bands on campuses. That was in 93. And I think the timing was just perfect. When they click, sunod-sunod na yan. Phenomenal yung na-achieve ng banda sa music industry as a whole. Ang Ultra Electromagnetic Pop, 5 times platinum. Ang Circus, 8 times platinum. Caterpillow, yun yung 10 times platinum. Fruitcake na, yung sumunod nun. It's a Christmas album. So understandably, hindi niya ma-achieve yung benta ng pop album. Naka 3 times platinum pa rin kami dun. Tapos sinundan yun ng mga banana type. Mga sticker happy, mga 1999, mga ganun. Yun yung talagang first time kong makita yung ano, yung parang mania about the band. Kasi
ano pa talaga to eh, parang bagong-bago pa rin talaga yung phenomenon ng about a band and you know, ibang klase. Like, may one time na nasa isang mall tour kami. Basta ganun, tapos papasok na, nag-scream yung mga tao. Nasa BMG ako, pupunta kami ng mall show. Hindi ka, ang dami nang security. Ang dami security, yung insane number. Hindi pa rin makapasok yung banda. May mga stories kami nung pumunta kami festival mall. Sa akin, sobay si Raymond. As in, ganun naka-outlandish. Kailangan mo na mag-rent ng 5 separate cars. Parang Beatles. Kasi kung sabihin mo nga sa bata, parang imposible. Pero totoo yun. Dumaan kami, na tumugtog na yung banda sa loob ng ano, sa loob ng aisles ng supermarket. Sa lahat ng tao naghiwalay. Pati yung boss namin sa BMG, nagulungan ng mga tao. Ganon ka-crazy. Sa meat locker pa dumaan para nandun yung van, tapos kailangan maghiwalay. Idala ko yung bag ni Raymond, so ako yun para, Raymond, Raymond! Dahil, syempre, hindi na ako si Raymond, syempre, ayaw nila ako makita. Sino ka? Ah, grabe! Sira ulo talaga. Tapos, hindi mo ma-fathom until nandun ka talaga nung time na yun. Talagang, totoo talaga. Niloloko namin lagi si Ellie kasi parang, pagkatapos kunyari ng mall tour, di ba, nasa likod ka, may tent, di ba? Tapos maglilinya na yung mga bodyguards and everyone, ganyan. Kasi dadaan na sila doon. Tapos talagang, pag kami sisilip kami, kasi pwede mo kami muna, hindi ba kami kilala eh. Pag nasa likod namin si Ellie, wag ka dito. Wag ka sumunod sa amin. Kasi masasapak talaga kami ng mga taong yung hahampas sa kanya. May lakas loob pa kaming ano eh, nag-enroll pa kami. Hindi namin alam na hindi ka na pala makapag-aral kasi biglang nangyari din eh. So, hindi kami prepared mentally, hindi kami prepared physically. Walang naka-imagine nun eh. Siguro, may mga dreams, di ba? Fingers crossed and all that. Pero, hindi pinaplano yung mga ganun eh. Kung may nagplano nun, hindi kami yun. Nandun ako nung album launch nila nung Caterpillow sa Sunken Garden. Triple platinum yata sila ng isang araw dahil lang doon sa album na yun. Yung promotion gimmick nila, ano eh, bibili ka ng advanced na tape tapos may pwede kang manood nung ano sa Sunken. Punong-puno talaga. Ni-expect namin 5,000 people will attend sa 5,000. Yung ginawa naming venue, good for 5,000 people. Yung buong Sunken, punong-puno ng tao, siguro mga 30,000, 25. Ganun yung tao. Giba-giba yung aming ano, yung fans. Kulang-kulang yung aming stocks. Nung pagbaba na ng heads, kailangan i-ano nung yung driver, yung van driver, ilapit sa ano. Tapos tumalun sila, 6 feet high yung, ano, yung stage. Pagpunta sa ano sa van, so naka-ano na kami, secured na kami, di ba? Hindi kami makaalis ng ano ng venue kasi inuuga yung ano yung van tapos yung mga tao nasa bubong na ng ano ng van ganun katindi. Parang sa buong industriya wala pa akong narinig na nakabenta ng 12,000 copies in one day. Parang ano siya, history siya, sila lang yung gumawa nun. Even I, kahit siyempre marami na akong fantasies about, you know, fame and fortune. Nung time na yun, even I was surprised by that. Until now, actually, not a day goes by na parang ganito ba talaga kalaki yung ihid? Siguro ang gauge ko na lang na, ano, would be yung andami naming gigs talaga. Talagang may mga gigs sila na kunyari, Thursday, nandito sila sa North, Friday, nandito sila sa South Luzon, tapos kinabukasan, nasa Itbulaga sila, tapos that same night, meron pang isa. Ito yung lagari na, you know, lagari over, you know, long distance. Pagod sila talaga. Kasi kahit bumabagyo, may tugtog pa rin sila. Meron ako sarili kong theory, yung whole music marketing aspect, heads din na nag-imbenta nun. Unheard of yun, eh. Wala namang gumagawa. Like I said, reserved yun for the Gary V's. Excited sila pag meron silang mga endorsements. Yung mga libreng damit, yung libreng sapatos. Pag, uy, tumawag na si ganyan-ganyan from this, kunyari, this shoe brand. Ah, talaga, puto tayo. Yun, excited sila doon. It made agencies and other companies aware na, hey, okay pala na if a local band or if a band is the endorser of our product. Sabihin ni Raymond, pare, grabe na to, yung ganun, laki na, parang ganun pala, grabe yung mga fans, lalo na pag
grabe mag-react yung mga fans, yung ganun. So, naano nila, pero hindi kasi nila dinidibdib na ano eh, nasikat sila eh. Si Marcus, nag-a-attempt siyang mag-jeep, mag-tricycle. Si Raymond din, mag-ano lang, mag-jacket with hood, mag-shades, yung ganun. Ayun, ina-attempt pa rin nila. Pero yun, during gigs kasi, hindi, as much possible, ayaw namin, ano, payagan. Kasi for security, ano, reasons. Hindi namin naisip, hindi rin namin dininay. Alam mo yun, nung sumisikat kayo, parang, oy, astig. They managed to come up with things, with ideas, which went beyond just the standard conventions of what bands were doing. Na-band kami sa Sharon Cuneta. Naiinis ako at naiinggit ako because you know, they were brave enough to actually do that. Kung may records na selling like hotcakes, meron ding singles na selling like fruitcakes. Maagang aginaldo mula sa Eraserheads Bake Shop. Patigil pa lang to mga pare, ang fruitcake kasi at single. Walang halong peanuts pero may Christmas alphabet live from the Unplugged Radio Gig ng December 94. Kasing sweet ng sugar glazed fruits and raisins ng fruitcake ang old-fashioned Christmas carol, Pilipit version. Ang Big Bite na may 17 track album na fruitcake eh sa December 6 niyo pa matitikman. Kagat na ng fruitcake mga chok. Masarap ito. Mabibili sa inyong suking panaderya ng record. Pwede ba kayong mag-sing a song with the fruitcake? Ano pang hinihintay nyo? Tikman ng maibigan ang free Christmas treat ng Eraserheads! I just scratched up to promotion kasi sabi ng record label, oy, kailangan nyo pumunta ng TV, kailangan nyo mag-ABS, kailangan nyo mag-GMA, kailangan nyo mag-promote ng album. Okay, sige, let's go do it. Marcus! Ellie! Buddy! Raymond! Anong masasabi mo sa ano, tagumpay na inaani nyo ngayon? Nakakapag-taxi na kami. Nabibili na namin yung gusto namin tulad ng pantalon. For a long time, there are a lot of journalists who didn't like them. Parang nambabastos sila eh. But I knew why. And they have a reason for doing that. Aray ko, Naiinis ako at naiinggit ako because you know, they were brave enough to actually do that. You want an answer out of me? You have to try really, really hard. Yung ganun yung, parang ganun yung, ano, yung nangyari. Parang naging, mga guesting, TV guestings namin, parang naging platform, alam mo yun, for us to just, you know, go out there and make a statement that anything is, you know, possible and nothing is sacred. You can do anything you want. Yun lang naman talaga yung gusto naming message. Na-band kami sa Sharon Cuneta. Ligaya, ato saan ibigil ka? Sa tanghali, sa gabi at umaga. During that time, uso pa yung pag-lip-sync dahil puro pop artist yung gano'n. Medyo nangingibabaw during that time eh. Eh, paano mo naman yung pagli-lip-sync ang banda? The band was so, ano, alam mo yun, parang in sync with each other na parang hindi na namin talagang pinag-uusapan yung mga ganun eh. Parang we acted as one, the tipong when you're standing there and pretending you're singing and na wala, no, hindi ka naman nakasaksak at wala ka naman microphone, parang ano gagawin mo, di ba? So it was all natural, it was all spontaneous. Siyempre yung pagdamit ng you know, mga dress, pinag-usapan namin yun, tipong ganun. Minsan talagang tinitest namin kung hanggang kailan kami pagagalitan ng mga kagaya nyo. Pero yung, lalo na yung mga floor directors, bad trip na bad trip sa amin, no? Minsan magti-trip kami talaga eh pag lip-sync kasi ayaw namin mag-lip-sync. So pag lip-sync, palit-palit kami. Tapos kumakanta, dito yung mic. So ilang beses na rin kaming nasabihan na sana ma-control namin yung grupo. Pero meron silang sariling pag-iisip eh. Alam nila yung ginagawa nila at saka nakaka-create sila ng awareness dun sa ginagawa nila. Natatawa ako sa kanila kasi from the very start, alam ko na yung gagawin nila eh. Pero kasi alam din kasi ng mga, yun, talent coordinator, na director, ng writer, kung paano sila eh.
may mga ginawa kami na hindi namin nagustuhan, may mga ginawa kami na, oy, good job, ginawa natin to. May ginawa kaming scene, which I totally regret. Ano yon? Galit ho kayo? Hindi, nagtatanong lang. Ano bang complaints ninyo? Tungkol ho dito. Eraserheads? Mm-hmm. Kami ho yan! Run, Barbie, run. Maganda experience yun kasi we proved na we couldn't act. Ako nga pala si Raymond. Hello. Ako naman si Ellie. Marcus. Hi. You can call me Buddy. At ako naman si Private First Class Victoria Fernandez. Toyang for short. Ah. Kagati na natin ito. Maganda naman yung screenplay. Tsaka pambili natin lang ng kotse na second hand. So, okay. Totoo yung overdrive. Nagbili yan ng kotse. Walang marunong mag-drive eh. Pero ngayon, may sarili-sarili kayong kotse. Tapos puno pa ng mga chicks yung mga kotse niya kasi maraming mga groupies dyan. Ano ba talaga totoo? Parang sagutin mo. True story yun ni Buddy eh. Sinulat yun sa Sunken Garden sa UP. Kasi nung time na yon, so we were earning a little money, di ba? Ako and Marcus, wala pa kaming kotse. So biglang, pare, pahiram naman ng kotse mo. So, kay Ellie and Raymond, ayoko nga. Get your own car, di ba? Ayaw nila magpahiram ng car. Eh, gusto ko talaga matuto mag-drive nung time na yun. Kaya sinulat nila yung song for me. Well, I never felt that they thought of themselves as this big phenomenon. It wasn't really about, wow, look at how big we are. It's more of, look at the music we're creating. Now, we're given this freedom to do our own thing. They managed to come up with things, with ideas, which went beyond just the standard conventions of what bands were doing. Playing with them, parang parang, kasi nga matagal na yung magkakasama, parang cosmic na I used to call it cosmic, kahit recording parang may magic yung heads I think, they were really able to support each other. Kumbaga, kung magkakaiba man sila ng musical influences, they were very intelligent enough to recognize yung specialness na dinadala ng bawat isa. There's a genius there that is rarely seen. Yung interaction nila, when they're together, it's something beyond the music. I think it would have to be unique. It's special. Click sila on different levels, no? Which doesn't translate on stage. I think you all know that. They just stand there and they really perform. They were very, I don't care. The A-heads look like they just, woke up from their dorm rooms, put on their instruments and play. Hindi sila yung performer talaga Pero once na umano na sila sa stage, parang may sarili silang aura or charisma sa tao. Kung may banda na that inspired more people to start more bands, it's definitely the Eraserheads. To be able to create something, it doesn't matter na hindi ka virtuoso. It doesn't matter na hindi ka popular because you're really good at something. Alam mo yon? It's just enough to make people sit up and listen. It's just enough to make them understand what you want to say. Pag pumasok na sa studio, wala akong dalang baggage doon. We're just making music. The record company was always afraid that they would run out of material. Hindi nila nare-realize yung laki ng impact na nagagawa nila nun sa music industry, sa market. They got back together this year and now MYX Mag celebrates the legendary four-headed monster of Philippine rock music, the Eraserheads. It's all here in this special collector's issue. The chords and lyrics of 67 of the biggest Eraserheads hits. Tell-all interviews with Raymond, Buddy, Ellie, and Marcus. Stories of the reunion, the history, the controversies, the albums, and the future of the Philippines' favorite band. You can't miss this. Grab your copy now. All bands will say this. We actually have the most fun recording. Kung pwede lang tumira kami sa studio, yung gagawin namin. Oi! I'm Park Shapa, and my hobbies are listening the radio, reading the song hits, and eating the bloody fish balls. Punk Zappa was really the most hilarious thing that we ever did. It was just Marcus through and through. Yeah, that was all done in a taxi.
he had this little cassette recorder. He recorded himself with it in a taxi when the idea hit him. Ah, oh, wala. Wala ako nasulat. Ano lang, mga kalokohan lang. Fillers yung tawag din. I don't think many people realized what the social ramifications of Pang Zappa really was. Kasi, di ba, there was a context to that. Eh. That was the rock versus rap versus hip-hop war, eh. No? And when what did Pang Zappa do? It basically exposed this stupidity of bigotry, right? Wala naman kami eksena, may sarili kaming ano, eh, mundo, eh. So hindi kami kasali dun sa mga anti-hip-hop thing. You have to be brave to do something like that. That combination, they were brave enough to do things they wanted to do. May chemistry talaga sila, eh. Kasi parang feeling ko attuned sila sa isa't isa, tapos ang hilig nilang mag-jam. Like within one song, hindi mo man siguro, as an audience, baka hindi mo rin mag-gets. Pero may maglalaro, eh, pinaglalaroan nila. Like, kunyari si Raymond would suddenly do a reggae part, nahahabulin ni Buddy, tapos mapipick up na ni Marcos sa kanito. So may part, nahahabol nila lagi yung ano. So they jam. Nung narinig mong energy na natutugan ng heads dati, partly, mainly, because Raymond was pushing it. Was pushing the envelope, he was pushing the energy. The Eraserheads was the synergy of all of them, of all four. All their personalities went into that. It's true that Ellie wrote all these great songs, but again, you have to take context into consideration. I cannot think of the Eraserheads without Marcos. If it wasn't Raymond and Buddy, the context would have been different, and the songs would have been probably different. Like in some cases, Ellie is very shy, no? And I know a lot of people sometimes get quite surprised that he actually is shy. Raymond Daman is very aggressive, no? He's very aggressive and he's very out. You know, he just puts everything out, no? So without that balance, no, Ellie still would have been very shy. And, you know, he wants to stay in the background. The context of all four of them created what became the Eraserheads. Eh, ang pinaka-prolific was Ellie. Usually came in, biglang, "Uy, may kanta ako." Tapos tutugtugin niya, kakantahin niya. Biglang, "Uy, ang p***ling niya na." And he's fast. Mabilis siya magsulat ng kanta. Minsan kaya niya magsulat ng tatlong kanta sa isang araw na wala kang itatapon, they all end up in an album. The studio is holy ground for us. And kung pumasok na sa studio, wala kang dalang baggage doon. We're just making music. They don't want to be locked out of the studio because, you know, from what I gathered, they really enjoy it. If there was ever a threat that they would not be allowed to come back to the studio, ay, natatakot na sila. So I was like, okay, then you better fix that. So they would fix it and come home. Oh, sir, ready na kami. Okay, let's go. Since all of us are songwriters, yeah, we write the songs first, make demo of it, tapos paparinig mo sa kanila. And then they would write the drum parts, write the bass parts, the guitar parts. El Bimbo. Marcos had one guitar part there and it took him 6 hours to make. We call it, we affectionately dub it the 6 hour guitar part. It was really crazy. It was so difficult that he could not pull it off. But it was such a beautiful part. At a certain point, we were going like, "Ellie, will you please try it out?" So Ellie would try it out, and he couldn't even come close. And he got Raymond. And so all of them would have tried out already. So we went back to Marcos. And Marcos, you have to deliver, because before this day is finished, we have to do this, because we have so much more to do. So he managed to pull it off. Recording, I thought we were advanced locally than most artists would try to do in the studio, diba? With Robin and the rest of the band, diba? Parang we were doing things on tape na before digital, and so hindi ko makakalimutan yung mga recording sessions till the end. When the band started recording or started writing material, ano yan eh, it would take anything from what, 4 to 6 months of the year. The first 4 to 6 months, we'd be in the studio, writing songs, recording, fine-tuning, di ba? Seeing what we like to do, what wouldn't work, ganon. The record company was always afraid that they would run out of material. Ako never.
because I knew that they had tons and tons and tons and tons of songs. So there's just so much music, and they were just thinking music all the time. Every second of their waking hour, they were thinking of something to do. All of them had cassette recorders. All of them had notebooks. So there was always material. And it was quite unbelievable because, you know, there are a lot of bands that, you know, after the first, second album, they just run out of material. And usually, like, they have this one big album and it's really, really fantastic. And then the sophomore effort, parang naubusan na sila. Hindi nila nare-realize yung laki ng impact na nagagawa nila nun sa music industry, sa market. Ang sa kanila, gumawa lang, mag-create ng ano, ng magagandang kanta. Yun na yun. Kaya, wala, enjoy lang. Enjoy lang sila habang nagtatrabaho. Attitude ng punk rock is, I can do this. Everyone can do this. Of course, if you analyze E-Head songs, they're not really easy to write. I mean, their song sounded simple, but if you analyze it, may lalim eh. Technically, it takes brains din eh. But the way they presented it, parang ang dali-dali. When you hear something like that, kahit hindi siya technically mind-blowing, technically hindi. Pero yung pinaka nagsa-strike sa'yo kasi meron siyang mensahe na original. Sobrang sincere nila, sobrang sincere ng songwriting, and it just struck everyone, sobra. Saka they've always been always on the lookout for parang musical maturity na parang from this point mag-evolve tayo dapat. Although hindi naman to, syempre, hindi naman nila sinasabi, nakikita mo lang. Okay siya. It's ano eh. Kanina pa ako okay na okay ano. This is my way of being guarded. Yun pa rin, di ba? Yun pa rin yung kwento. Nag-text si Ellie na tinawagan lang ni Buddy eh. Sabi niya, quits na daw si Ellie eh. So, at that point, parang the band no longer belong to us.